Okay, good afternoon. Magandang tanghali sa bawat isa. Naibag Aldaw and Maya Paugto. Sige, inihiling ko kay Tamega, kay Bernard na ilin tayo sa panalangin. Tayo ay manalangin po ang mga ulang. Lord, maraming salamat dahil nagsama-sama po kami kahit unang manipungan sa klase. Panginoon Lord, ingatin niyo po kami sa buong kasi ito ang aming nalangin sa pangalan ng Amen. Okay. So, makakaupo tayo lahat. Sino ang gustong mag-volunteer para basahin ang ating verse of the day? Any volunteer? Okay. Sige, Joros. Pakilakas na. Ay, sorry. Proverbs 7. Sabi na, dapat hindi daw ang nakaroon na may kapatsis na mali ay hindi na magpapakal. Hindi na matalas na pananalita ay sumusugat ng dami-dami ngunit sa pagandang pananalita sa sakit ng Lord ay iwa. Okay, thank you for that. Joros, palakpakan naman natin si Joros. Okay, sinasabi sa mga talata na kailangan daw nating magsabi ng tapat. At dito lumilitaw ang katarungan. Ngunit daw, pag tayo'y nagsisinungaling, ito ay nagpo-produce ng kapahamakan. Kaya iwasan natin ang matalas na pananalita at pagsisinungaling. Dahil ang mga dila natin ay totoong pwedeng mag-produce ng apoy. Alam niyo yung apoy? Di ba yung apoy, pag ganitong taginin, pag nagsindingan ng apoy, mahirap patayin, tama? Ganon din yung mga dila natin. Konting salita lang ng ating mga dila, lalo na kapag masakit, yung sinabi natin, yung pagkatao ng isang tao, pwedeng yeah, masira. So, okay. So, check muna natin yung attendance. Mr. President? Yes, wala po yung iba, sir. Naka-work immersion. Naka-work immersion? Okay, sige, salamat na. Okay, thank you for your information sa ating lahat, no? And ang topic natin ngayon is all about media in information literacy. And ang pag-uusapan natin ay tungkol sa types of media. So let us have our review first. So define media in your own words para sa inyo. Ano ang media? Any volunteer? Para. Nagtataas ka ng kamay, Lander? Hindi? Sige na. Ano ang media para sa'yo? Media, ito yung papadali sa araw-araw pag-umuhay ng isang tao using gadgets or online network. Yes, very good. Palakpakan naman natin si Ate. Okay. Sabi niya, ito yung paggamit ng mga pangkomunikasyon para mas mapadali yung buhay ng isang tao. Sino pa? Meron pa ba? Luigi. Okay, Luigi? Okay, updates, no? Para ma-update tayo sa nangyayari sa buong mundo. So, very good sa bawat isa sa inyo. So, media means, it is a means of communication as radio, television, ano pa? Yes, newspaper, magazine, internet. At ito yung nag-umaabot o nag-i-influensya sa ating lahat. Okay, so, meron ako ditong konting formative assessment, makita natin kung ano nga ba yung pagkakaintindi ninyo sa mga types of media bago natin pag-aralan. Okay? So, sabihin lang ninyo kung ito ay letter P, ibig sabihin ito ay printed the media, or letter B, ito ay broadcast media, letter F, ito ay film, at letter N, ito ay new media. Tapos, doon sa susunod na letter niya or sa number, kung anong corresponding na number yung first letter doon sa alphabet. Okay, halimbawa, yung first letter sa number 1 ay letter A. Anong number yon? 1. So, ready na ba kayo? Okay, let's go! Number 1 is ABS-CBN, TV Patrol aired on Channel 2. Ano kayang media ito? Type of media? Letter B, broadcast media. Kulang pa yung sagot ni Aris kasi kailangan yung first letter. B1. Okay, very good. Lander, next. Harry Potter. Potter
complete series box set collection. Ibig sabihin, kwanto? Books. Oh. Books. P. Letter? P. Letter? P. Bakit? Kasi printed. Pag books. Tama mali? Tama. Ang Harry Potter is books, set of books. Kung sinabi niya sana na Harry Potter showing sa ano yun? SM. O yun. Ang tawag doon ay F. Field. Okay? Next. Ito. Promotional poster. Makikita sa Facebook. And? O yung media. Okay, the N, ano yung susunod na number? 16. N? 15. Okay, bakit? Kasi letter P. So, P is number 15. Very good. Next. Media and Information Literacy Books. P. P? Yes, P 13. Number 5? Don't Let Me Down by Chainsmokers. Spotify. And F4. Yes, and 4. So, pwede nyo magpalakpakan yung mga sarili nyo? Magaling pa kayo. Magaling nyo ah. So, okay. Sige, magkaroon muna tayo ng pass the message game. Okay? So, lahat ng mga nandyan sa harapan, pumunta dito. Sige. At kayo ang magsisimula ng word. Oral to, ah. Ibig sabihin, isisit-sit nyo sa pagkakatabi. Tapos, kung sino yung last sa inyo dito? Bernard. Okay. Tapos, sino yung last sa inyo? Okay. So, ipapasa nyo na eh. Pag go, ibig sabihin, papasa mo kay Luigi. Si Luigi, papasa niya. Papasa ni Lebron kay Carl. Carl, pasa mo kay Aris. Tapos, last si Joros. Kung sino yung unang tama na makakarating sa akin, lalapit ka at isisit-sit mo sa akin, siya yung mananalo. Okay, kapit kayo. Okay, ready? Oh, dyan. Doon kayo, pasa nyo kayo. Ready, go! Ano yan? Buser. Okay, wait lang. Okay, so tama ang grupo nila, Tabega. Okay, 1-0. 1-0. Okay. Level 2. Ito ay? Oh, ito lang basta. Sinusulat. Okay, sulat. Okay, paano tayo magsusulat? Sa likod ng ating katabi. Okay, letter lang ang aking sasabihin. Letter, okay? Oh, dito, please. Kailangan may papel kami lang. Hindi na, hindi na. Sa likod lang. Hindi mo lang kailangan isulat. Okay? Susulat ko yung letter. Okay? Sir, sir, mag-ulat. Sige na, sabihin ko na. Susulat niya lang, sir, sa likod. Sasabihin niya lang, sir. Okay! Susulat sa likod na. Susulat mo sa likod ni... Let it go! Uy, ba't siya tangan? Dito mo na! Please! Oo, sir. Okay. 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 Nakarating na agad eh. Oh, disqualified yung pwede yun. Okay. Okay. Last. Using messenger. Labas lahat ng cellphone? Sorry, cellphone. Ay, sorry. Labas lahat ng cellphone? Oh, sige, ganito na lang. Ikaw, isi-send mo sa pinakalas. Ganito na. Okay? No. Sino yung last sa inyo? Sino may cellphone? No, mag-go. Mag-go lang ko. Okay, maraming. Okay, sige. Hindi, kahit walang load yan, di ba? Masisend yan. Ano lang ata? Okay. Sige, papilisan pa time sa inyo, ah. Lang, sir. Wait lang, sir. Okay. Masasend lang. Sino ka-chat sa inyo? Kanino may sasend? Okay, 1-0, ah. Break. One, sir. Ha? All one. Okay. Lakan, wait lang, sir. Chat mo sa GC. Okay, chat mo sa GC. Okay, ready? So, ang chat natin ay? Arigato. Angli. Angli! Ready, go! Chat mo, please. Go. Gel parking.
Okay, so pagpalaan dito sa side. Okay, palakpakan yung gratis ha. Very good. Okay, so nakita natin yung tatlong ways of communication. Ano yung first, the way of communication? It is about oral. Pangalawa? Written. Pangatlo? Bibya. Okay, using Bibya. Okay. So going to our topic, pag-uusapan natin dito yung iba't ibang types of media. Okay? You will be able to identify what type of media is this, or you can clarify contents about different types of media. At pangatlo, ma-identify ninyo kung ano yung effects ng social media or media sa ating mga tao. Okay, saan nga ba nagsimula ang media? O simulan na natin sa komunikasyon. Panoorin natin ito. So, ano yung nakita natin about dun sa video? Ano yung napansin natin? Sige, Aris. Okay, sa pamamagitan ng isang bagay o ilaw, let's say ito yung komunikasyon. Ang buhay ng tao ay mas gumanda, dumali. Dumali yung buhay natin. So, imagine ninyo kung wala tayong komunikasyon. Ano kaya ang buhay ng isang tao pag wala siyang komunikasyon? Payapa. May inip ka. Oh, although, payapa ka kasi mag-isa mo lang eh. Wala kang kausap, walang toxic. Di ba? Pero, mahirap ang buhay ng isang tao, lalo na kung wala siyang kausap. O kaya, yes. So, ito yung mga types of media na nakikita natin sa araw-araw. First one is? Print media. Yes, print media. Second one? Pangatlo? Cinema. And? Video games. Pangatlo ay? Ibang class? New media. Okay, let's see. What are example of print media? Taas na kumain. Sige. Newspaper. What others? Print media. Kalendaryo. Magazine. Okay. Ano ba? Katalog. Sige, pwede pa yun. Yan yung mga halimbawa na print media. How about broadcast media? Ito yung mga balita na napapanood sa TV. Tsaka napapakinggan sa radio. Okay, very good. So, halimbawa na ito ay mga yan. 97.9. Oh, 97.9. Yan. ABS-CBN, GMA, yan. TV5, so those are the broadcast television, okay? So broadcast media is using transmit signal, a message or content such as audio, video, programming to recipients na napapanood nating mga tao, okay? So, anong sinasabi ng cartoons na to? Oh. Yung mga broadcast media, sila ay... Yes, nagpapagaligan. Nag-aawagan ng ratings. Nag-aagawan sa ratings. Okay? So, yan. Next type of media, it is? Film. Film media. So, ano yung mga example ng film media? Sa
Action movies. Sini yan. Ha? Sini. Avatar. Avatar. Ayan. Sino pa? Oh yeah, dami. Pistang Pilipino. Private Benjamin. Bob Kepwen. Patay na si Jesus. Okay, so those are example of pelikulang Pilipino films. So, I do believe, nakapanood na siguro kayo ng pelikula, tama? Sino nakapanood na sa inyo sa sinehan? Yes. How about sa cellphone? Netflix. Okay, so very good. Next one, another form of media is video games. Oh. Yeah. Call of Duty. Red. Overwatch. Ano yan? LOL. League of Legends. Ano yan? Yes, Mobile Legends. So, ginagamit yung mga ito sa mga phones, PC, okay? So, video games, ito yung mga top-down na video games na nilalaro every month. So, ang mga bata mahilig sa Roblox. Ha? Okay? So, Roblox, Candy Crush, yan. Subway Surf, mga simple. And, dito na tayo ngayon. The new media. Okay. So, pakibasa ito, Jerry. New media. Digital media that are interactive and incorporate two-way communication and involve some form of computing. Okay. So, new media daw is digital media na nakikipag-interact. Ibig sabihin, pwede mo siyang pindutin. Pag pinindot mo, yes, magseselect siya, gagalaw, may mangyayari. So that's new media. Diba sa Facebook, tama? Pag-click mo yung isang icon to, ano ba yan? Magsiset, nare-recognize niya. Halimbawa, yung emoticons. Yes, so, di ba yung sa Facebook Messenger, pag dilong-press mo yung like, ano ba yan? Yes, so that's an example of interactive media. Yeah, so social media is one form of electronic communication such as websites through which people create online communities para i-share yung mga information, ideas, at mga yes, personal na message natin. Okay, so by pair. Kumuha kayo lang pares ninyo ngayon. Sige. At maghiwalay tayo. Yung ibang pares. Sige, magkatabi na lang tayo. Dalawa na kayong card, tsaka ni Ruben. Tapos, by twos. Okay. Ngayon, pag-usapan ninyo yung mga naka-project dito sa harap. These are infographics na nagpapakita ng mga data o datos about sa media. Sa mga tao na gumagamit sa media, sa mga gadgets na ginagamit ng media. Okay? So, ready na kayo? Okay, so pupunta ako sa mga grupo niya, pakinggan ko kung nag-uusap ba kayo. So, first one is ito. Sige, pag-usapan niya. Pag-usap niya. Hindi na sa sulat. Oo. Oh, pag-usapan niya kung paano yung nakikita niyo dyan. Pagsamahan niyo. Sige na. Okay, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para pag-usapan niyo kung ano yung nakikita niyo dyan. Tapos, kung pwede lang siyong mag-resign, taas ang kamay. Share sila ang video, sir. Yeah. Volunteer, the group of, meron na ba kayo? Anong dapat senior sa infographic? Anong pinapakita ng infographic? Okay, tas ang kamay. Sige, Jaros. Sino kasama mo, Jaros? Aris. Okay, tayo kayong dalawa. So, anong pinapakita na infographic na? Sa internet, sir. Okay, internet. Mas na padali. Mas? Napadali ang... Okay, mas napadali at mas dumami ang users. Okay, very good. Salamat. Aris, ikaw, anong napansin mo dyan? Yes. So, ilan daw ang tao sa buong mundo? 8.01. Yes, 8.01 billion daw ang tao sa buong mundo. How about the others? Jan Ray, sino kasama mo? Jimmy, okay, sige.
Sir, mas marami daw gumagamit ng cellphone sa buong... Ilan daw ang gumagamit ng cellphone? 5.44 billion. Yes, very good. Kung naman, JP? Yung sa social media daw, sir. Yes? Ilan daw ang gumagamit? 4.76 billion. Yes, 4.76 billion. That's 59% of our total population sa buong mundo. Okay, next one. Makikita natin dito yung digital growth. Ito na lang, pangatlo. So, device ownership. So, ano yung mapapansin ninyo about sa mga tao na may device? Ilan daw yung scores nila? Ilan daw ang gumagamit ng mobile phone? 96.2. Yes. 96.2%. How about smartphones? 95.9%. Okay? So, laptop, ilan daw? 58.0%. So, yan yung mga out of 8 billion na tao, yan daw yung mga gumagamit ng mga gadgets. Okay. Spending our hours. Okay. So, babalik ulit tayo sa grupo. Sige, pag-usapan nyo ulit kung ano yung mga observahan nyo about sa pag-spend ng mga tao sa media. Sige, pag-usapan nyo. Ano lang pansin ninyo? May tos, ha? Hello kayo. Sige, Aris and Joros. Ano po yung... Mas dumami po yung paggamit ng entertainment po sa atin. Okay, ilang oras daw? Ano, 59 minutes yung sa internet po. 6 hours? 27 minutes. Okay. So, Joros, ano lang pansin ninyo naman? Okay, parehas kayo? How about the other groups? Kasi Luigi and Lebron, kayo kayo? Ano yung nakita ninyo? Sir, mas lang bumaba yung volume ng ano siya. Na Lebron, ibig sabihin para 2 hours lang yung pagbabasa ng Lebron. How about si Lebron? Mas lumami yung ano, gumagamit ng gadgets. Mas gumalami o mas marami ang gumagamit ng gadgets. Okay, sino pa? Okay, Lander. Saka si Mark. Sa ano po daw, sir? Sa spend watching television. Okay. Mga kunwari laptop, television. Hindi kasi sa tao, hindi daw bababa 3 hours and 23 minutes. Okay, that's very good. Magandang observation yan. So, nakita natin that ito yung mga average ng pag-spend ng tao sa media. Okay. So, makikita din natin dito, yan, about this infographic, it is all about pagbabasa o pagpanunod na vlogs. Anong country daw ang top 1? Philippines. Tignan niya natin. 55.6% ang Philippines. Ibig sabihin, tayo pala, pinaka top 1 na mahilig manood sa vlogs. Okay? Vlogs. Okay. How about this one? Anong edad daw ang may pinakamataas na... 16 to 24. Yeah. 16 to 24 years old. So, ilan pa kayo? 18. Okay. Sabihin, kasama kayo dyan. No? At yung mga babae daw, ang mas mataas ang pagpanunood ng mga vlogs. Okay? So, next one, infographic is social media use. So, makikita daw natin dito yung paggamit ng social media. So, more or less 4.7 billion na tao daw ang gumagamit ng social media. Okay, so higit sa kalahati ng total population ng buong mundo, tama? Ilan kasi yung total population ng mundo? 8.01 billion. No? 8.01 billion. And this is the time spent using social media. So, ika-apat ang Pilipinas na nag-spend ng social media. Okay? Okay, so let's have effects of media sa ating mga tao. Okay. Ano ang inyong, anong sinisimbolo na picture na cartoon na nasa harapan? Sige na. Sir, hindi na sila nagano, sir. Parang hindi na sila nagpapansinan, sir. Mas tinutulungan nila yung mga gadgets. Mas sa,
school sa pagkain na. Okay, very good. Mas tinututukan nila yung gadget, no? Instead of the food. Okay, so very good. Next one. How about this? Ano ang sinasabi na cartoon na to? Or paano nila i-analyze a picture there? Sige, Lander. Okay. Nangyaring masamang tragedya, pinipili nilang bidyoan para magpasigot sa ibang tao. Aha, very good. Tama, no? So, instead na talungan, inuuna pa nila yung? Pagbibidyo. Pagbibidyo. Bakit kaya? Bakit kaya inuuna nila yung pagbibidyo? Para? Sa viewers. Para sumigat sila. Para sumigat sila, para mas marami yung kanila? Views. Okay, so nakakalungkot, no? Nakakalungkot yung panahon dati din. How about this one? Ano ang sinasabi lang na si Alex? Kinakain yung oras natin sa paggamit ng internet. Yes, so definitely, no? Akala mo, minsan, pag humiga ka ng alas 9, no? Alas 9, tapos scroll ka lang, eh. Tapos, hindi mo naman pala yan, alas 12 na pala. Akala ko, baaga kang matutulog. Yung pala, umaga ka na matutulog. So, panoorin natin ang video presentation na to tungkol sa epekto ng social media sa ating mga sarili. With social media sites being used by one-third of the entire world, they clearly had a major influence on society. But what about our bodies? Here are five crazy ways that social media and the internet are affecting your brain right now. Can't log off? Surprisingly, 5 to 10% of internet users are actually unable to control how much time they spend online. Though it's a psychological addiction as opposed to a substance addiction, brain scans of these people actually show a similar impairment of regions that those with drug dependence have. Specifically, there's a clear degradation of white matter in the regions that control emotional processing, attention, and decision making. Because social media provides immediate rewards with very little effort required, your brain begins to rewire itself, making you desire these stimulations. And you begin to crave more of this neurological excitement after each interaction. Sounds a little like a drug, right? We also see a shift when looking at multitasking. You might think that those who use social media or constantly switch between work and websites are better at multitasking, but studies have found that when comparing heavy media users to others, they perform much worse during task switching tests. Increased multitasking online reduces your brain's ability to filter out interferences and can even make it harder for your brain to commit information to memory. Like when your phone buzzes in the middle of productive work. Or wait, did it even buzz? Phantom vibration syndrome is a relatively new psychological phenomenon where you think you felt your phone go off, but it didn't. In one study, 89% of test subjects said they experienced this at least once every 2 weeks. It would seem that our brains now perceive an itch as an actual vibration from our phone. As crazy as it seems, technology has begun to rewire our nervous system, and our brains are being triggered in a way they never have before in history. Social media also triggers a release of dopamine, the feel-good chemical. Using MRI scans, scientists found that the reward centers in people's brains are much more active when they're talking about their own views as opposed to listening to others. Not so surprising, we all love talking about ourselves, right? But it turns out that while 30 to 40% of face-to-face conversations involve communicating our own experiences, around 80% of social media communication is self-involved. The same part of your brain related to orgasms, motivation, and love are stimulated by your social media use, and even more so when you know you have an audience. Our body is physiologically rewarding us for talking about ourselves online. But it's not all so self-involved. In fact, studies on relationships have found that partners tend to like each other more if they meet for the first time online rather than with a face-to-face interaction. Whether it's because people are more anonymous or perhaps more clear about their future goals, there's a statistical increase in successful partnerships that started online. So while the internet has changed our verbal communication with increased physical separation, perhaps the ones that matter the most end up even closer. Speaking of social media, we had you ask us questions on Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, Google+, and every other social platform we could find, and did a Q&A video over on ASAP. Okay, so anong sinasabi na video? Anong pumasok sa isipan nyo nung napapanood yung video? Si Alex. Mas nauna pa po yung paggamit natin sa internet, yung ito tayo na pag-inaswerte. So, napaka-nagaduhay natin yung wala kang video. Okay, tama, no? Instead na magkaroon tayo ng proper communication, which is the oral communication, mas nagpo-focus tayo sa mga cellphones, sa gadgets, katamad na natin, no? Instead na kausapin natin, pagpuntahan natin, maglakad tayo, aking-bayan lang naman. Anong ginagawa natin? Chat na lang natin, di ba? So,
Ano pa? Ano pang sinasabi ng video? Nalapansin nyo? How about sa tungkol sa love life? Anong sinasabi ng video sa love life? Dito sa paniniro, sir. Internet lang din yung binanamit. Ah, okay. Arahan niya lang na ngayon sa internet. Internet na lang. Okay. So, tingin nyo, okay ba yun o medyo parang tagilip? Okay lang. Yung iba, magsasabi eh. Medyo okay lang. Siyempre, ginagamit natin yan. Pero sana, yung quality ng love life or yung quality ng pagsasama, hindi sana naapektuhan, no? Kasi sobra na rin ang nangyayari sa internet. So, how about yung iba? Ano ba? Alam niyo yung dopamine? Dopamine is, ito yung fluid sa ating mga utak na nagsasabi na parang pan siya, drugs. Drugs siya na parang nagsasabi na relax, nagbibigay ng relax sa katawan. Ito, alam niyo ba na ang dopamine ay hindi lang nakukuha sa drugs. Pwede nyo rin siyang makuha sa mga bagay na madali nyo nakukuha. Limbawa, sa panunood ng laptop, cellphones, nagpo-produce yan ng dopamine kasi naging masaya ka. No? Masaya ka masyado, kaya nagpo-produce yan ng stress reliever sa atin. Pero kung nasobrahan, addiction. Okay? So, pag-ingat tayo. So what are, going back, let us generalize, what are the five types of media? Print media. Print media. Broadcast media. Films. Video. And? New media. Okay, sinong pwede mag-recite ng hindi nakikita yung five na yan? Anyone? Una? Print media. Print media. Okay, number two? Film. Cinema. Broadcast. Film. New media. Video games. New media. New media. Tsaka? Okay, yun lang. So, very good. So, as we all know, sa buhay natin, malaking parte ng mga media sa atin, kagaya niyan. Si Christian, siya yung nagbibideo sa atin. So, kung wala yung video camera, yung cellphone, hindi niya manirecord yung pagklase natin ngayon. So, okay. Sabihin niyo kung ito ay anong klase ng media? Film. Cinema. Very good. O, magtaas ng kamay at tapos tumayo. Broadcast media. Yes, broadcast media. New media, sir. New media. Very good. About this one. Print media. Death. New media, sir. Yes, Harald. New media, sir. New media. Okay. About this one. Pero siya. New media. New media, bakit? Siya by Facebook. Yes, by Facebook siya. Okay. How about this one? DCMM Tele Radio. Broadcast. Yes, broadcast media. How about this one? DCRH News. New media. Yes, new media. DCBB, Super Radio Ojo Livestream. Ano to? Yes, new media. Bakit? Livestream. Okay. So, homework. For your homework, no? You will interview a family member sa bahay ninyo at tatanungin nyo sila what type of those media ang kanilang usually ginagamit. Halimbawa, si Lola nyo. Siyempre si Lola, hindi na makapagaling manood, makinig ng radio minsan. So, tanongin nyo sila, la, ano ba yung mga media na ginagamit ninyo? Okay? So, explain nyo sa kanila kung ano yung ibang klase ng media and then, pwede na sasagutin nila sa inyo kung ano yung mga media na yun na ginagamit nila. Pangalawa, tanong ninyo kung paano nakaka-apekto yung mga media sa kanilang mga buhay. Tapos, sulat nito sa one half crosswise and to be submitted tomorrow. Okay? So, ha? Sabad na bukas? Okay, sa Lunes. Okay. So, that's all. Maraming salamat sa iyo. Okay, you can have a picture about this.
para sa kanya. Okay? So, maraming salamat and good afternoon sa bawat isa. Good afternoon. Sir, dito ko yung isa sa kanya. Ha? Hindi na. Sir, pati sir, pumasok. Sir. Ano yan, sir? Continue pa din. Ay.